Si Lee Jong-do ay may hawak na siyam na black belt sa iba't ibang martial arts, kabilang ang taekwondo, kendo, at judo. Sa kabila ng kahangahangang kakayahan, nagtatrabaho siya bilang delivery driver para sa restaurant ng kanyang ama at kung minsan ay naglalaro kasama ang mga kaibigan. Isang hapon, matapos mag-deliver, nasaksihan niya ang isang laban sa eskinita. Agad siyang namagitan at nalaman na ang manlalaban ay dating bilanggo at ang isa naman ay opisyal ng martial arts. Nang salakayin siya ng dating preso, madali itong napasuko ni Jong-do. Kinabukasan, nakatanggap siya ng gantimpala na huwarang mamamayan mula sa Seoul Correctional Center. Doon, nakilala niya si Kim Sun-min, ang manager ng Electronic Surveillance Division, na nagpaliwanag na humigit kumulang 5,000 dating bilanggo sa buong bansa ang nakasuot ng mga electronic ankle bracelet dahil sa kanilang marahas na krimen at mataas na posibilidad ng muling paglabag. Sinusubaybayan sila ng mga opisyal ng martial arts 24 na oras gamit ang GPS. Binanggit ni Kim na dahil sa isang nasugatang opisyal, ang natitirang mga miyembro ng koponan ay nagtatrabaho ng 12 oras na shift sa loob ng 5 linggo na medyo mahirap. Ang paghahanap ng random na kapalit ay hindi praktikal, kaya iminungkahi ni Kim Sun-min na humanga si Mr. Cho sa kakayahan ni Jong-do na talunin ang isang ex-convict at inirerekomenda siyang sumali sa kanilang martial arts team. Sabik na tumulong na protektahan ang mga inosenteng tao, tinanggap ni Jong-do ang tungkulin. Habang kumakain ng pizza, binanggit niya ang mahirap na 3 shift na ischedule sa mga kaibigan na nagsabing ito ay nakakapagod. Alam nila na ang mga sinusubaybayan na ex-convicts ay malaki ang kasalanan, ngunit ang mga kaibigan niya ay naniniwala na kakayanin ito ni Jong-do. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Jong-do sa kanyang ama na maging opisyal ng martial arts. Sinuportahan ng ama ang kanyang desisyon at tiniyak sa kanya na pangangasiwaan niya ang restaurant habang wala siya. Kinabukasan, nagsimula si Jong-do sa Seoul Correctional Center. Ipinakilala siya ni Kim Sun-min sa koponan na ipinaliwanag na pansamantala niyang pupunan si Mr. Cho na ginagamot pa. Nakilala rin niya ang senior officer na si Ha Dong-won na nagpakita sa kanya kung paano gamitin ang tracking system. Ipinaliwanag ni Mr. Ha na maaari nilang subaybayan ang mga lokasyon ng dating bilanggo sa computer ng opisina. Kung ang baterya ng ankle monitor ay bumaba sa 30%, ang icon ay magiging dilaw at dapat tawagan ni Jong-do ang individual para mag-charge. Kapag tumanggi sila, kailangan niyang pumunta sa kanilang lokasyon. Habang sinusubaybayan ni Jong-do ang mga dating bilanggo, nakita niya ang isang icon na naging dilaw na nagsasaad kay Young-ho, isang ex-convict na sangkot sa sexual na krimen. 2 beses na tinawagan ni Jong-do si Young-ho na may kaunting tugon at sa kanyang 3rd pagtatangka, nakita niyang hindi aktibo ang telepono. Mabilis na pumunta sina Jong-do at Mr. Kim sa kinaroroonan ni Young-ho. Pagdating sa housing complex, naging pamilyar kay Jong-do ang lugar mula sa kanyang mga ruta sa pagde-deliver at nabanggit na ang bahay ni Young-ho ay walang mga rehas na bakal na nagpapahiwatig ng madaling pagtakas. Habang pumapasok si Mr. Kim sa bahay, naghihintay si Jong-do sa labas. Sa loob, sasalakayin na sana ni Young-ho ang isang babae. Nang kumatok si Mr. Kim, narinig niyang may sumigaw ng tulong at hinampas ang pinto. Napagtantong nahuli siya, kinuha ni Young-ho ang isang kutsilyo at sinubukang tumakas sa bintana. Nang tumalon siya, nakahanda si Jong-do at tinalo siya ng isang sipa at taser. Nang maglaon, habang sinusubaybayan ang computer, nakatanggap si Jong-do ng abiso tungkol sa isa pang dating bilanggo, si Jong-in, nakahinahinala ang kilos malapit sa pasilidad ng pangangalaga ng bata at nagunjok kay Mr. Kim na mag-imbestiga. Balak sana ni Mr. Kim na ilibre si Jong-do ng pagkain, ngunit dahil may plano si Jong-do kasama ang mga kaibigan, nagkasundo silang kumain ng magkasama. Sa kanilang pagkain, ibinahagi ni Kim ang kanyang adhikain sa pagtatrabaho sa martial arts na makatulong na mabawasan ang kriminal na gawain at lumikha ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga bata. Samantala, nakatanggap ng abiso ang assistant manager na si Dong-ju na ang baterya ng ankle monitor ni Han Jun-go ay nasa 30% at naka-off ang kanyang telepono. Ipinaalam ito ni Dong-ju kay Mr. Kim na nagdala sa kanila sa Sorindong. Nalaman din nila na ang isa pang ex-convict, si Min Du-wong mula sa Sorindong, ay hindi tumutugon pagkatapos ng curfew. Dahil nasa Sorindong si Mr. Kim, hinanap niya si Min Du-wong. Pagdating niya, natuklasan niya na naputol ang anklet ni Min Du-wong na nagpapahirap sa pagsubaybay. Sa kabutihang palad, ang kaibigan ni Jong-do,
si Moisture ay tumulong kasama ang kanyang drone. Gamit ang drone, nakita ni Mr. Kim si Min Do Wong na naglalakad mag-isa sa isang eskinita. Gusto ni Jong Do na habulin siya, ngunit binalaan siya ni Mr. Kim na mag-ingat dahil may kutsilyo si Min Do Wong at pinayuhan siyang gumamit ng earbuds para sa komunikasyon. Matapos siyang subaybayan gamit ang drone, hinarap at natalo ni Jong Do si Min Do Wong sa isang tunggalian. Nagbanta si Min Do Wong na magpapakamatay gamit ang kutsilyo, na nagpahayag ng galit sa panunokso tungkol sa kanyang ankle monitor. Ibinunyag niya ang planong patayin ang kanyang kaibigan bago tapusin ang sariling buhay. Nang umuwi si Jong Do, sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa mabait niyang manager. Samantala, ang kanyang ama na nanunood ng balita tungkol kay Kang, isang kilalang-kilalang rapist na malapit ng lumaya, ay naglabas ng alalahanin tungkol sa mataas na panganib ng muling paggawa ng krimen sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Samantala, si Mr. Kim at ang kanyang mga kasamahan ay nagpaplano upang subaybayan si Kang. Pinlano nilang lumikha ng 3 pangkat ng mga probation officers, kabilang si Jong Do, at isang opisyal ng martial arts para sa bawat shift. Ang bawat opisyal ay mangangasiwa sa mahigit 20 ex-convicts na nagpapahirap sa pagsubaybay kay Kang kung siya ay idadagdag sa listahan. Pagkatapos magpagupit sa barbershop ng kanyang tiyahin, nakita ni Jong Do si Gyeon Nam, isang dating rapist, na hindi naangkop na nagtip sa isang waitress. Ibinalita niya ito kay Mr. Kim. Habang sinusuri ang kahinahinalang lokasyon ni Gyeon Nam sa computer, nagpa siya silang mag-imbestiga ngunit nagkaroon ng signal blackout, kaya napilitan silang maghanap ng mano-mano. Humingi sila ng impormasyon sa mga lokal na tindahan, ngunit hindi ito mapagkakatiwalaan. Sa kabutihang palad, kinumpirma ni Jong Do na mapagkakatiwalaan ang barbershop ng kanyang tiyahin. Gayunpaman, pumasok si Gyeon Nam sa barbershop ni Sun Jun, nilock ang pinto, at sinubukang abusuhin ang tiyahin ni Jong Do. Nakaramdam ng problema, nagmamadaling bumalik si Jong Do, natagpo ang sarado ang tindahan, at napagtantong nasa panganib ang kanyang tiyahin. Binasag niya ang isang bintana, iniligtas siya, at inaresto si Gyeon Nam gamit ang pusas. Kinaumagahan, ipinaghanda siya ng ama ng almusal at ibinahagi ang pagmamahal sa pag-arte, na inilarawan ang kagalakan na nadarama niya sa pagpapasaya sa iba. Sa correctional facility, nagsagawa ng pagpupulong ang staff kung saan inanunsyo ni Miranda na 2 supervisor ang ipapadala para subaybayan si Kang, at inaprubahan ng Finance Ministry ang pagpupondo para sa 2 opisyal ng martial arts. Gayunpaman, tinanggihan sila ng karagdagang tauhan para sa 3rd shift. Binigyang diin ni Kim ang kahalagahan ng mga opisyal sa araw, na binanggit na 14 sa 15 pagkakasala ni Kang ay nangyari sa oras ng klase at hiniling na magtrabaho sa day shift. Dahil sa inspirasyon ng kanyang ama, tinanong ni Jong Do si Mr. Kim kung maaari siyang magtrabaho ng permanente bilang opisyal ng martial arts. Sumang-ayon si Mr. Kim, ipinaalam sa kanya na sasama siya sa team na susubaybay kay Kang sa loob ng 10 araw. Samantala, iniulat ng Big TV ang paglaya ni Kang matapos magsilbi ng 20 taon para sa sexual na pang-aabuso sa 15 bata. Magsusuot siya ng GPS-enabled tracking device sa susunod na 10 taon. Kinabukasan, pumunta si Jong Do, Mr. Kim, at ang kanilang team sa Jonan Penitentiary para i-install ang electronic anklet ni Kang. Binalaan siya ni Mr. Kim na huwag pakialaman ito dahil palagi siyang binabantayan. Pagkatapos, inihatid ng mga pulis si Kang pauwi, ngunit isang malaking protesta ang naganap sa daan, kung saan ang mga demonstrador ay nananawagan na putulan siya ng pagkalalaki at death sentence, na nangangatwiran na ang parusa para sa mga rapist sa Korea ay masyadong maluwag. Noong gabing iyon, napansin ng mga security officer na nagpapatrolya sa lugar malapit sa bahay ni Kang ang pagbabago sa kapaligiran mula nang siya ay palayain. Ang presensya ni Kang ay nagpabagabag sa mga residente. Samantala, isang lalaking nagngangalang Byung-sun ang lihim na pumasok sa bahay ni Kang, niregaluhan siya ng jacket, at ipinaalam sa kanya na hindi madedetect ng ankle monitor ang kanyang paggalaw. Ipinaliwanag ni Byung-sun na nagsuot nito sa loob ng 3 taon na pinapayagan nito ang paggalaw sa loob ng 10 metro na may GPS at nagmungkahi ng isang proyekto na kinasasangkutan ng paggawa ng video na pang-adulto. Kinabukasan, nakita ni Jong Do si Kang at humingi ng pahintulot kay Mr. Kim na sundan siya. Nag-aalala tungkol sa potensyal na kaguluhan, sumakay siya ng taxi papunta sa shopping center ngunit biglang nawala si Kang habang naghahanap sa English at piano classes. Samantala, kausap ni Kang si Chomin sa isang kotse.
Si Chomin, na namamahagi ng mga partikular na video sa dark web, ay nag-alok kay Kang ng 10 million won para sa bawat 10 minutong video na nagtatampok ng mga bata. Si Byung-sun ay tutulong sa pag-video at pag-edit, habang si Chomin ang maghahanap ng mga bata. Lingid sa kanilang kaalaman, nasa malapit lang si Jong-do, ngunit hindi niya makita ang loob ng sasakyan dahil sa tinted na bintana. Napansin niya ang plaka at ipinaalam kay Mr. Kim na hindi niya mahanap si Kang. Tinawagan ni Mr. Kim si Kang, ngunit sa oras na yon ay nakalabas na si Kang sa kotse at patungo sa tindahan ng Kimbap. Iniulat ni Jong-do ang lokasyon ni Kang kay Mr. Min na nagtataka kung bakit pinili ni Kang ang lugar na iyon kung may mas malapit na pagpipilian. Nang maglaon, isang batang babae na nagngangalang Minjo ang nakakita ng tuta sa tabi ng kalsada ngunit mabilis na dinukot ng hindi kilalang salarin. Samantala, nakipagpulong si Young-ho kina Byung-sun at Kang para magplano ng video project. Sa pagtanggap ng bonus na paunang bayad, napansin ni Min-soo na ang baterya ni Young-ho ay nasa 30% at ang kanyang telepono ay nakapatay, kaya ipinaalam niya ito kay Mr. Kim. Binanggit na si Young-ho ay nakatira sa Sorindong ngunit kasalukuyang nasa Dangruendong. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Mr. Kim kay Young-do upang makita kung mahahanap nila ni Min-soo si Young-ho. Habang patuloy na sinusubaybayan ni Jong-do si Kang, sina Mr. Kim at Min-soo ay dumating malapit sa kinaroroonan ni Young-ho. Bigla silang nakarinig ng sigaw na humihingi ng tulong, nagawa-gawa lang pala gamit ang speaker na pagmamay-ari ni Young-ho. Hinarap sila ni Young-ho at ng kanyang mga kaibigan, at sa kabila ng mga pagtatangka na tumakas ay mas marami sila. Si Min-soo ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at kinuryente gamit ang sariling taser. Samantala, sinundan ni Jong-do si Kang sa abandonadong shopping building. Habang sinusubukan niyang lumabas sa pasilyo, ikinulong siya ng mga tauhan ni Kang. Tinambangan mula sa likuran, siya ay binugbog, ngunit ginamit ang kanyang kakayahan upang talunin ang ilang mga umaatake, na naging dahilan upang ang ilan ay tumakas. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Mr. Kim, ngunit walang sumagot sa tawag, na naging dahilan upang magdesisyon na hanapin si Kang ng mag-isa. Samantala, naghahanda si Kang at Byung-sun na kunan ng video ang isang menor de edad na babae. Sa huli ay natunton ni Jong-do si Kang at lumapit sa gusali. Nang mapansin niya ang mga bakas ng paa patungo sa basement, sinundan niya ito at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Sa halip, narinig niya ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong sa loob. Nang walang tumugon, sinira ni Jong-do ang bintana sa gilid at hiniling sa kalapit na residente na tumawag ng pulis. Pagkapasok, inatake siya ni Byung-sun. Dahil sa pagod sa pakikipaglaban, nagawa niyang talunin siya ngunit pagkatapos ay sinaksak siya ni Kang. Buti na lang at nakasuot siya ng stab-proof na jacket. Di nagtagal, dumating ang mga pulis, ngunit nakatakas si Kang at ang kanyang kasabwat. Iniulat ng pulisya na isang hindi kilalang lalaki at isang opisyal ang nasugatan. Sa ospital, ipinaalam ni Mr. Han Dong-hoon sa ama ni Jong-do ang tungkol sa pananaksak sa kanyang anak. Nang maglaon, binisita ng pamilya si Jong-do. Ang kanyang ama ay nagulat at nalungkot na si Jong-do ay nasangkot sa mapanganib na sitwasyon. Nagtanong si Jong-do tungkol kay Kang at ipinaliwanag ni Mr. Han na pinuto ni Kang ang kanyang ankle monitor at tumakas at ngayon ay wanted na kriminal. Nagtanong din si Jong-do tungkol sa batang babae na kanilang iniligtas. Si Mr. Kim ay nasa operasyon para sa bali ng leeg at gagaling din, habang si Min-soo ay idineklara na brain dead pagkatapos ng atake sa puso at ang kanyang pamilya ay sumang-ayon na i-donate ang kanyang mga organ. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Jong-do sa libing ni Min-soo. Lumahok din siya sa seremonya ng paggawad ng matapang na mamamayan kung saan nakilala niya ang tiyahin ni Min-joo na binanggit na nag-iwan si Min-joo ng liham pasasalamat para sa kanya. Si Min-joo ay natatakot pa rin na umalis ng bahay at binabangungot ng pangyayari, ngunit ang pagdinig tungkol kay Jong-do ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kinabukasan sa opisina, sinabi ni Jong-do sa kanyang kaibigan na trauma pa rin si Min-joo. Iminungkahi ni Mr. Kim na ibigay ang kaso ni Kang sa pulisya dahil hindi pa siya ganap na nakarecover o si Jong-do. Gayunpaman, gumawa ng hakbang si Jong-do na hanapin si Kang kasama ang kanyang mga kaibigan. Naalala ni Jun-do ang isang itim na Range Rover na may tinted na bintana mula sa kanilang paghahanap. Gamit ang plate number nito, natunton ng kanyang kaibigan ang lokasyon ng sasakyan. Matapos ihanda ang kanilang mga kagamitan, nakarating sila sa isang bahay, at bagamat hindi masira ni Moisture ang keycode, sa kalaunan ay may lumabas na babae, at nakapasok sila.
Sa loob, nakaharap nila si Chomin, ang may-ari ng negosyong pornografikong video. Na-access ni Moisture ang laptop ni Chomin at natuklasan ang mahigit 1 terabyte na video ng pang-aabusong sekswal sa mga bata. Habang nagtatanong kay Chomin tungkol sa kinaroroonan ni Kang, nanatili siyang ayaw makipagtulungan. Sa kalaunan, nakakita si Jongdo ng text message sa telepono ni Chomin na nagpahayag na si Kang ay nasa Chinese Pavilion. Pagkatapos ay bumili sila ng protective gear, kabilang ang bulletproof vests. Nang umuwi si Jongdo, pinagbawalan siya ng kanyang ama na gumawa ng mapanganib na gawain. Gayunpaman, matapos tiyakin sa magulang na mag-iingat siya, pinayagan siya ng ama na magpatuloy. Nagmaneho si Jongdo at ang kanyang mga kaibigan sa lokasyon. Pagdating, nag-setup si Moisture ng drone habang isinuot ni Jongdo ang tactical gloves na natanggap niya mula kay Chomin. Nag-communicate sila sa pamamagitan ng WhatsApp group call. Naghiwalay si Jongdo at ang kanyang mga kaibigan para hanapin si Kang at pinakita sa mga residente ang larawan niya. Napansin ng isang kaibigan, malapit sa Day One Motel, ang lalagyan ng Chinese food at maraming sapatos ng lalaki sa labas. Sumilip si Jongdo sa loob at kinumpirma na naroon si Kang at ang kanyang mga tauhan. Inutusan niya ang kaibigan na bumalik sa kotse at pagkatapos ay hinarap si Kang at ang mga tauhan nito. Gayunpaman, matalino si Kang. Habang nilalabanan ng kanyang mga tauhan si Jongdo, nakatakas siya. Hiniling ni Jongdo kay Moisture na sundan si Kang. Matapos talunin ang mga tauhan ni Kang, si Jongdo, na ginagabayan ni Moisture, ay natunton si Kang. Isang matinding away ang naganap, ngunit si Kang ay malakas at armado ng kutsilyo mula sa tindahan ng karne at nangibabaw kay Jongdo. Nang malapit nang matalo si Jongdo, binangga ni Moisture ang kanyang drone sa mata ni Kang na nagbigay ng pagkakataon kay Jongdo na talunin siya at maaresto. Kinabukasan, nakatanggap si Jongdo at ang kanyang mga kaibigan ng parangal mula sa Korean President kasama si Mr. Kim. Sa seremonya, nilapitan siya ni Minju, ang batang iniligtas ni Jongdo, upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood!